Swerte raw ang mga may balat sa mukha. Pero yung mga may balat sa puwet, malas. Pero paano kung tubuan ka ng ganito kalaking balat sa ulo? Swerte ba o malas? Natatangi sa mga kabataan ng Arakan sa North Cotabato ang 6 na taong gulang na si Ella. Hindi kasi siya po pwedeng lumabas nang walang balabal ang kanyang ulo. Ito kasi ang nagsisilbi niyang proteksyon sa malaki at maitim niyang balat na halos kainin na ang kanang bahagi ng kanyang ulo. Sa ilang parte ng kanyang balat na bumukol na, nagdudugo at nagnanana pa. Ang likurang bahagi nito tumitibok-tibok pa. Halos isa't kalahating dangkal ang haba nito at nasa kalahating dangkal ang lapad. Para maitago rin ang kanyang kondisyon, umabot na sa 20 piraso ang mga balabal ni Ella. Dahil sa kanyang balat, masakit din daw ito kapag nabubuhusan ng tubig. Sana mawala na ako. Para makaligo na ako ng balat. Pagkaligo, tinanggal ng kanyang ina ang mga natuyong balat at saka nilagyan ito ng ointment. Nanay na lang ha. Kung nanay, sakit, sakit. Yung sa part na paliliguan hanggang sa pag-dressing po sa kanya, doon po yung pinakamasakit. Kasi niiyak yung bata, masakit, masakit. Pero anong magagawa ko kung hindi ko naman kukunin yun? Mas tatambak yung dumi sa ulo niya, mas delikado sa kanya. Kaya nga kung minsan parang sobrang tapang-tapang ko na talaga na kayanin mo, kahit kuminsan sabi na ng bata, hindi niya makaya. Makalipas ang isang oras na paglalagay ng ointment, maingat na babalutan ng balabal ang ulo ni Ella. Dahil maaring ma-impeksyon ang kanyang balat, hanggat maaari, lagi itong metakip. Kasi nasa ulo yun eh, malapit sa utak. Baka yung bakterya o virus magpasok agad sa ulo niya, kahit hindi pa na-operahan, pwede na siyang mawala anytime. Pati sa pagtulog, hirap ang bata. Hindi siya pwedeng humiga ng nakatihaya dahil ang kanyang balat dumudugo. Minsan makatulog siya na patagilid, pero may time talaga na ma-flat niya yung ulo niya, kaya magpuno ng dugo yung ulo niya. Bukod sa malaking balat sa ulo, tadtad din si Ella ng maliliit na nunal sa buo niyang katawan. Habang lumalaki siya, kasabay din daw na lumaki ang kanyang balat. Natakot po ako at saka nabahala ang bukas. Ano ba ang ine-expect namin, magsusurvive ba o hindi? Kung masurvive man, hanggang kailan? Pag maubos ba yung pera namin, wala na rin po ba yung katiting na pag-asa? Ang unang diagnosis sa kanya, pagkasila, meron siyang hematoma o abnormal na pamumuo ng dugo sa loob ng laman. Bukol daw, hindi kagad daw siguro lumabas yung baby kay nanay niya. Parang naipit yung bukol sa loob, saka kaya paglabas doon parang pasa-pasa daw. Pero nung sumunod nila itong pinatignan, hemangioma naman ang sinabi ng doktor. Isang uri ng tumor na nabubuhay daw dahil sa naiipong dugo. May tumingin na doktor talaga sa kanya. So sabi niya, kailangan itong operahan ang anak niyo kasi pag hindi itong operahan, baka mamatay. Kahit 6 na taong gulang pa lang ang bata, lumalaban na at nananatiling matatag. Consistent honor student si Ella. Nakikitaan din ang talento sa pagguhit. Ano bang gusto mo bata? Maging doctor po para matulungan ang mga batang may sakit. Gayunman, hindi siya ligtas sa mga panunukso. Palagi niya nang binabanggit, Tay, kailan pa ako maoperahan? Kanang eager na talaga siya kasi nararamdaman niya na siguro na kakaiba na siya. Sana mahal siya pang guru ko. Meron nga lang siyang simpleng hiling ngayon na magkaroon ng magandang buhok. Sinusuklayan ko si Barbie sa aking buhok.
Gusto mo ng ganong buhok? Opo. Samantala, umabot na sa halos 700,000 pesos ang nautang ng mga magulang ni Ella para sa kanyang pagpapagamot at check-up. Kung minsan nga, kahit nurse, tinatanong namin, ma'am, magkano po ba itong, magkano na naman po ba itong patak ng ibabayad namin ngayon? Baka makaya ng bata, makaya niya once na pupunta kami sa lahat ng mga ospital kung sinong mga, sinong pwedeng lapitan. Pero ang tanong doon, makakaya pa ba ng budget namin? Gustong-gusto po namin ilapit kahit saan. Sabi nila, merong mga magaling doon na doktor. Pero Davao pa nga lang parang halos hindi na kaya. Pero una sa lahat, ano ba talaga ang sakit ng bata? Ayon sa dermatologist na tumingin kay Ella nito lang nakaraang taon, meron siyang tinatawag na giant nevus. Nagmula sa excessive growth ng melanocytes, ang cell na nagbibigay ng kulay sa ating balat. Maaari raw itong namamana. Kung hindi maooperahan, baka raw ito maging cancer. Sa kaso ni Ella, mas delikado raw ang kanyang giant nevus dahil sa ulo ito tumubo. Anything naman na sa ulo, mas mataki ang chance talaga kasi nandiyan yung brain. So, posibleng yung infection, tulad na sabi natin, infection, ang isang kinakatakutan natin. Yung infection kasi pwedeng pumunta sa ulo, sa brain, and then magkaroon ka ng infection doon. Sa pagsusuri pa ni Dr. Oropeza, hindi raw pala balat kundi malaking nunal ang nasa ulo ni Ella. At hindi lang daw giant nevus ang problema sa kanyang kaso. Posible rin daw meron itong hemangioma o tumor sa blood vessels. Ugat na problema siya. Ang pinaka-common kasi especially sa mga bata is really hemangioma. Especially pag kapapanganak nila or sa case niya habang lumalaki din, so hemangioma. Yung nga lang, ang medyo kakaiba lang doon is may naka-superimpose na nunal. Sa case niya, dalawang problema niya, meron kang hemangioma or problema sa ugat, ang isa naman is yung nunal. May experience, wala pa akong nakitang dalawang diseases na mag-combine na, particularly with hemangioma and nevi. So as much as possible, kung po pwede, isa lang. Pero anything can happen, lalo na itong sakit niya, it is a very rare disease, wala talagang SOP. Para matanggal ito, kailangan daw sumailalim si Ella sa tatlong operasyon. Halos lahat yan magagawa mo yan, especially yung pag malaki na siya. Ang gagawin nila, after ginamot yung hemangioma, stretch yung skin, then tatago. So tatanggalin nila yung malaking skin dyan. But still, yung ililipat doon, may buhok pa din naman yun. Kasi dito yung gagawin, ililipat lang ganon. Lahat ng ito, aabot daw ng 600,000 pesos. Sana tulungan ako. Kasi mahirap na ako. Nagbigay kami ng ilang gamot kay Ella. Nagpatahi na rin ang mga balabal na may disenyo ayon sa mga paboritong karakter ng bata. Nagpapasalamat po kami sa Kapuso mo, Jessica Soho, para po sa maagang Pamasko na binibigay niyo po para po kay Ella May. Ito po ay pang-araw-araw na po niyang gamutan habang hindi pa po natutupad yung kanyang immediate operation. Thank you po. May mensahe naman si Ella para sa kanyang mga magulang na kailanman hindi siya sinusukuan. Mahal ko siya. Huwag mo kayo matakot. Kasi lalapan ako. Kiniwala po ko. Gagaling mo. Hindi man swinerte si Ella na dapuan ng ganitong kondisyon, mapalad naman siya sa pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang pamilya. Sana swertihin din siya sa mga magpapaabot ng tulong.